So what's up sa inyo mga dre? Mac Black here and welcome to my channel. So yun nga mga guys, in this video, share ko lang sa inyo kung ano yung mga ugali ba o tamang mindset sa pagdadrive lalo pag nagmumotor ka. Na ginagawa ko rin naman hanggang ngayon. So dun tayo sa number one, pinaka-importante kasi para sa akin, cool head. Cool head, sabihin tamang chill ka lang pagra-rides. Kumbaga yung kadalasan kasi makat tayo ng konti, mabusinahan tayo ng sunod-sunod sa likuran natin. High blood tayo agad. So yun yung dapat iwasan nyo para hindi kayo mapaaway sa daan. Kasi kadalasan yan pag parehas mainit ang ulo nyo, nagda-drive kayo. Konting abira lang yun, murahan, suntukan, yun yung mga lumalabas sa TV, mga road rage. So yun yung para sa akin parang pinaka-importanting tandaan nyo pag nagda-drive, tamang chill lang kayo. Then the next one para sa akin, iwasan natin yung makipagkarera sa daan. Usually kasi pag may makita ka lang na kumarurot ng konting motor, takbo ka na rin, kala mo maubusan kaya pala sa daan, which is mali kasi pwede kayo mag-cause ng aksidente. Ang masakit nun, ikaw ma-aksidente o yung kakarerahan mo yung na-aksidente. Buti kung uso yung only life. Di uso only life, dre. Then, yung pwede pang mangyari pa, wala naman kasi talagang mananalo sa karera. Maunahan mo siya, maunahan ka niya, may premyo ba? Kung gusto nyo magkarera, the best niya, doon kayo sa circuit. Yun, sa mga racetrack. Yun, pwede kayo magkarerahan doon, only doon. Bayad ka nga lang. Then, pangatlo sa list ko, kadalasan kasi napapansin ko sa daan, ako na-experience ko rin, parang yung parang brand war. Hindi ko alam kung yun yung tamang term, ha? Kasi parang pag kakarag-garag o yung parang hindi naman kasi lahat kaya mag-afford ng mga medyo mamahaling brand. Iba naman makahawak lang ng medyo magandang ganito, kumbaga harurot sa harapan ng mga medyo low brand. Sana hindi naman laging ganun. Kasi napapansin ko pag medyo magandang sila yung nangunguna sa daan. Yung baga bubomba ng bubomba. Pero hindi ko naman nilalahat, ha. Hindi ko nilalahat. Yung sa base lang sa experience ko, yung kasi yung mga na-encounter ko sa daan. Then, ano pa ba? Pang-apat sa list ko, ugaliin natin yung magbigayan sa daan. Gawa ng, siyempre, pare-parehas naman tayo gumagamit ng kalsada. Tsaka hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki mo, sa pagkatao mo ba, o kung bibigay ka na doon, minsan nga maganda pa kasi the best din kung sakali ugaliin nyo, di ba, pinagbigyan ka na nga sa daan, matuto tayo magpasalamat. O yung tamang kaway ba, yung tamang taas lang ng kamay ba, o di makikita ko minsan nakangiti pa yung nagbibigay sa daan, o di medyo okay pa yung kinalalabasan. Sunod ko naman is matuto tayong yung iwasan yung paghabol sa traffic light. Kasi nung sa experience ko, na-aksidente ako. Nung bago-bago pa lang kasi ako nagmo-motor. Yung kadalasan kasi, di ba, nasa natin, once na mag-go, go na. Yung iba, karamihan kasi yun yung nagkukos na accident, yung mga nag-ahabol sa dilaw na ilaw sa traffic light kasi. Kaya the best sa akin, para sa akin, yung mga traffic light na dinumero, yung number, yung digital number yung nakalagay sa traffic light kasi alam nila kung kailan sila hihinto kasi nakasanayan sa kalsada. Base rin sa experience ko, pagka yung traffic light, yung ilaw lang, pag yung dilaw, hinahabol pa nila kumpara dun sa digital. Kahit green pa, pero pag mga 2 seconds, 3 seconds na lang, nagme-minor na yan, kumpara dun sa ilaw lang, literal na ilaw lang na green, yellow, red. Kasi nung sa experience ko noon, hindi naman ako naghabol sa yellow light. Stop kasi kami galing dun sa Mindjola yan, pagkakatanda ko. Nung pagkago, di ang nangyari, arangkada lahat. Wala namang naghabol sa yellow light. Ang kaso, nung pagkalampas ko sa traffic light, merong humabol na tumawid. Yun, aksidente ako noon, men.
simple lang yun to. Pero hindi ko naman nabanggaing tao. Ang nangyari lang, kahit pa paano may alerta din naman ako nun. Pero sumimplang talaga yung motor. Ginawa ko, malayo pa ako sa kanya, isinimplang ko ng kusa yung motor. Nangyari nun, tumumba yung motor. So yun nga, so bali dun sa experience ko yun, nakakatawa lang sa nangyari na yun. Na, kasi nagising ako nun, binubuhat na ako ng mga tao eh. Nakakatawa lang na kahit hindi ka nila kilala, tinulungan ka nila, meron talagang, minsan kasi may, hindi ko naman nilalat, meron kasi iba, pag may nasemplang, wala nang pakialam. Ayun, kasalanan mo yan eh, tatanga-tanga ka, mga ganun. Pero nung na-experience ko yun, na-semplang ako, nangyari kasi, pag-semplang ng motor, naipit ako sa ilalim. So habang gumagasgas siya ng dumadaos doon sa kalsada, nakaipit ako. Parang nawala rin ako sa ulirat pagising ko. Natuwa naman ako, pero ayun nga, pagising ko, binubuhatan nila ako. Ang nakakatawa doon, ang unang kong inalala yung motor. Kasi hindi ko mabayad yung motor. Sabi ko, wasak yung motor ko. Pero ang nakakaano lang, wala siya halos gasgas. Unting-unti lang, pero layo nung inandaran niya. Na yun yung ginawa kong, bagat sinasanay ko na siya nun pa. Inugali ko na kahit mag-go yung stoplight, aantayin ko muna talagang mag-clear. Kasi yun nakakatakot dyan sa kalsada, yung mga humahabol. Na nangyayari pa rin ngayon. Tsaka yung lastly, ano pa ba? Yun lang kadalasan experience ko sa daan eh. Yung lastly na lang siguro, sana huwag niyong kakalimutang magdasal kasi iba pa rin yung kapangyarihan ng prayers. Totoo talaga yun kasi minsan may mga kaso na hindi mo akalaing makakaligtas ka. May mga ganun parang mapipinahang ka na bigla yung tipong minsan yung mga sesemplang ka na hindi mo malaman na kumbaga na mga kaso sa daan ng mga ganun. Kumbaga parang may nag-guide kahit paano sa'yo. Yung tamang ano ka lang. Importante rin yung huwag lagi magpabilis. Kasi wala namang mapanalunan sa ano, sa kalsada ba dito sa mga para ba to street road? Basta dito sa kalsada. Wala ka na akong mapanalunan. Yung iba kasi ganito, tagito. Top speed ako sa ganito, top speed ako sa ganito. Ano yung naman yung top speed? Kung makakadisgrasya ka naman, 'di ba? Doon ka na lang sa medyo mabagal. Chill ka na, safety ka pa. So siguro ang ganda na lang sinare ko lang yung mindset ko ba, tapos yung ginagawa ko lang habit sa araw-araw. So hanggang dito lang mga brad. Kung nagustuhan nyo tong video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo kung may mga parating pa tayong video. So that's it for today. Stay safe, ride safe. Peace out. Bago natin tapusin yung video, shout out nga pala sa Bahaw family. Shout out Boss Joshua Gabaw, shout out sa iyo. Then shout out din sa missis ko. Sa ibang shoutout, comment na lang kayo sa baba. Next video na lang. Salamat.
Nandito na mga Dre. If you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe. At click mo rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko mga video. Let's go!